Tingnan niyo ang kinik niya, oh. Lalaki, oh. Yan. Alam niyo ang tawag dito sa tinik nito? Itong parang grupo, parang cluster, kumbaga. Ito ay tinatawag na arios. Yan. Okay. Oh lala! Tayo na mga friends! Like and subscribe! Nood na! Vlog CTV! Whatever the topic, vlog it! Hello mga friends! Musta na? Meron ako ipapakitang isang uri na mga halaman. Alam nyo kung ano to. Pero, alam nyo na, gaya ng sabi ko dati, bago ko ipakita ay mag-like, mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Okay? Halika, papakita ko na kung ano to. Ito, ipapakita ko. Yan. Kita nyo na. Yan. Isang uri na naman siya ng cactus. At ang pangalan nito ay Opuntia derini. Yan po. Kita nyo. Matinik, no? Yan po, oh. Oh. Dami siyang tinik, no? Yan. Kita nyo. Yan. Mabilis lang to dumami. Lalo na pag nasisikatan ng araw. Yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang kinik nyo. Lalaki, oh. Yan. Alam nyo ang tawag dito sa tinik nito? Itong parang grupo, parang cluster, kumbaga. Ito ay tinatawag na arios. Yan. Okay. At alam nyo kung gaano kataas to pag lumalaki. Ito ay umaabot ng 1 to 1.8 meters tall. Yun, ganun siya kataas, no? Pero pwede nyo siyang i-prune para hindi masyadong mataas sa pamamagitan ng pagtanggal nito. Itong mga pads, yan, gagamit po kayo ng pruner. Yan, puputurin nyo po yan, yan. Kakating nyo yan, cut, cut, yan po. Yan, yan. Ito yan, oh. Puputurin nyo yan. Yan, dito para makita yung malinaw. Yan, halimbawa, ito, lumaki na, no? Pagpuputurin nyo dito, yan, dito nyo pupu, dito nyo katin. Huwag dito, no? Huwag dito. Dito, yung end nya, no? At pag pinuto nyo to, huwag nyo muna siyang itanim kaagad, no? Dapat ay patuyo nyo muna siya ng 5 to 7 days, okay? Para magkalos. Ngayon, pag nagkalos na, yun, pwede nyo siyang itanim, no? Yan. Ang tawag dito, pad, no? Pad and cuttings, paras lang yan, no? Ito, ang pad nito, yan, gaya na sabi ko, pwede nung itanim, yan, kasi ito, mabilis lang dumami, at mabilis ang paugatin, no? Hindi, masilan, hindi po ito masilan sa mga lupa na gagamitin nyo. Ang importanteng lupang pagtataniman nyo ay, isa, kailangan, gumabit kayo ng garden soil, buhangin, gumamit din kayo ng kunting topsoil, black soil, yun, pwede din yun. Tapos, maglagay din kayo ng mga maliliit na mga pebbles o kaya mga humis, ganun, para makatulong yun sa pag-drain ng tubig sakaling maulanan to o kaya dirigin nyo, no? Saka, ang pandirig pala nito, no? Bihira lang po, no? Bihira lang po. Hindi pwede po araw-araw, no? Kasi mabubulok siya, no? Patatandaan nyo, no? Ang cactus, gaya ng mga to, itong Opuntia derini, no? Ay, hindi niya kailangan ng masyadong tubig na pandirig, no? Kailangan, bihira lang siya, no? Kasi pag nagsobraan, mabubulok. Kasi ang tandaan nyo, ang cactus, ganito, ang cactus na to, may sariling tubig na sila sa katawan nila. Yan, hindi pwedeng madalas silang diligan. Okay? Pag maulanan, okay lang yun. No? Mas maganda ngayon, gustong-gusto nila. Okay? Okay, yan. At alam nyo ba na Opuntia derini ay fast grower? Ibig sabihin, mabilis siyang lumaki at tumubo. Tanda nyo pala, no? Ang Opuntia ay prickly pear cactus. Okay?
At itong journey na to, maganda siyang gawing fence sa inyong garden. Cactus fence kumbaga, no. Yan. Para walang pumasok na mga predators sa inyong garden, no. So ganun na lang po, no, ang masasabi ko sa cactus na to. So hanggang sa muli, mag-like at mag-subscribe kayo sa aking channel, Gagsi TV. Okay? Bye!